Hello, good morning everyone. Welcome to True Life in the Philippines. Dilig kami sa halaman. Magblaklak. Lagi. Ayan, dughanan ninyong bulaklak. Kasi Dudong sa tapos na naguan dilig. Tapos 4 pa lang ang maliling araw. Punta kami sa Baka Gabaw. Balikan na naman tayo. Matilda! Nandito na si Matilda. Sinundan kami ni Matilda. Oh, dito ka. Ah, ni Matilda. Sinundan kami niya. Takbo kami dito ba magdilig. Ayan, so kahit papaano yung mga tanim, hindi sila na mamatay dahil lagi silang diniligan. At yan. Itong kong gabilya, pag sobrang init, doon sila naguan, more sila ng bulaklak. Then yung mga ano ngayon, simento, kaya dito, para ang guan, para siyang nasusunog, kasi sobrang init. Kaya ang, walang namin. Kaon na dito, Matilda. Ito siya naman, I hope mamulaklak na ito. Dugay man siya na mulaklak eh. Gusto ko mulaklak na yan. Hindi ko alam anong klaseng kahoy ito. Ba't ang tagal na mulaklak? Ano kang kulay ng mulaklak nito? Pero okay lang ka, ano. Matlaki na siya. Then, landong. Pwede na ito siyang lagyan ng kuan. Tagal na ito siyang kahoy. Ang kuan ngayon, ano siya, yung malinis siya ngayon dahil namawiran din ito. Kaya puro na lang siya kaang. Tapos na rin nag-dilig. Good morning everyone, welcome to True Life in the Philippines. Today is Monday. Sa magpunta kami. Punta kami sa Teresa area ni Ma'am at si Lola. Hi Lola. Hi. Ma'am, kumusta ka diha? Kumusta ka daw, Ma'am? So tingnan ko muna yung kuan. Area Sana dito. Punta muna tayo dito. Sa sobrang init. So kuan to. Nilinis na nila. Meron ang bungabilya dito. Na abono. Uhoy, nagkasakit yung kuan. Pangalan nito yung rambutan. Dito kailangan sira-sira na yung mga koral. Pero at least na bawasan yung langka o abokado. Survive sila. Ayan siya. Kailangan pa yan palitan. Saka na namin. Saka to itrabahuin paguan. Tapos ito kunin lang to. Ilagay sa dumpling. Wala, may sag. Ito, balay. Ayan, sa balay nga cute. Marami pang gagawin.
tamam na ito. O ito, sirain lang to siya. Para malinis. Kunin na lang to. Para po ano. So may bahay na dito na isa. Halos ang kuan. Ito, mabuhay lang dito siya. Okay. So, ganito yun din tong kabila kay Ma'am J. Minimisan yung kuan, yung gilid. Para pag mag-ulan na, ready na. Kasi pag season ng ulan, makuha na to siya. Sabay-sabay. Retso na traktor na lang. So, kailangan din siya kung anon. Yan, so, meron palang saging dito. And may niyog. Buti may bunga. Sakto. Okay. So dito mangga ito dati. Malaki. Ayan, nasunog. Nasunog siya kasi namatay. Bandang area for sale ito. Ito siya 3,000 plus square meter. It's only 250,000. Kaya may mangga na rin. May bunga na siya. Tingnan natin. Wow. So, ito pala siya. Ito yung mango na Indian. Wow. So, kung mabili ito ni Ma'am, sa kanya na ito. Lahat. Dami. So, ang ganda. Season pala niya ngayon mamunga. Ganda sa taas. Wow. Yan ang mangga dito. Mabili yan siya, itong klaseng mangga. Mabili dahil masarap to pag kuan, malhinog na. Pag maliba lang. Ito yung gusto sa mga kuan. Pulaanon. Ngayon, mahal yan pag malaki yan, 2.25. Wow. Dami. 300 plus at square meters is hanggang doon pa yan sa kabila. Then, dala itong mango. Hanggang dito. Dito yung area. Maiwan lang tong bahay ni Lola. Tay talaga yung ko ano. Bermuda dahil sa init. Si Lola na sa ilalim ng mangga. Nagpapalamig.